ng araw ng Sabat. Narito ang pinakabago at nagbabagang balita. Ako si Evelyn Jo Tierra. At ako naman si Hanisa Julian Rito. At ito ang Bible News Patrol. Para sa ulo ng nababagang balita, Panginoon, itiniklara ang Sabat bilang araw ng kapahingahan. Babaeng 99 na taong gulang, nanganak ng isang batang lalaki. Anak na bilyonaryo, naghahanap ng mapapangasawa. Isang makasalanan, nagbalik na. Jesus, muli darating. Huwag kayong aalis, magbabalik ang Bible News Patrol. Nagbabalik ang Bible News Patrol. Panginoon, idineklara ang Sabat bilang araw na kapahingahan. Sa loob ng 6 na araw, ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang lahat ng naroon. Ginawa niya ang liwanag, ang kalawakan, ang lupa at karagatan, ang puno, ang araw, ang buwan at mga bituin. Isda, ang mga ibon at ang mga hayop. Lahat ng kanyang ginawa, sinabi niyang mabuti. Ngunit ang 6 na araw, ginawa niya ang lalaki at babae ayon sa kanyang wangis. At sinabing ito'y mabuti. Sa 7th araw, tinapos ng Panginoon ang lahat ng kanyang ginawa at nagpahinga. Para naman sa kontrobersyal na balita, isang 99 na taong gulang na babae na anak. Kasama natin si Elaine Arellano na nasa malaking puno ng Lames kung saan nabubuhay ang mag-asawang Abraham at Sara. Narito ang live interview. Sir, maraming salamat sa pagpapa-unlock nyo sa amin na interviewin kayo. So, Sir Abraham, totoo po ba na inyong asawa na may edad na 99 na taon ay nanganak sa isang batang lalaki? Tama, ito ang aking asawa na si Sarah. Hindi nga siya mukhang 99 na taong gulang, pero siya nga ay 99 na taong gulang na. Ngunit may panganak niya pa rin ang aming anak na si Isaac. Ngunit mukhang napaka-imposible. Doon na nga, ngunit naniniwala kami sa Panginoon. At sinasamba namin siya. Pinangako sa amin ng Panginoon na magkakaroon kami ng anak at magantay kami. Kami ay nagantay ng nagantay at ngayon nga, tinupad ng Panginoon ang aming kahilingan. Sarah, ma'am, maaari ba namin malaman kung ano ang inyong salubin patungkol dito? Totoo lang, sobrang saya ko. Kasi halain mo, sino mong mga anak na napakatanda mo na pero dahil sa Panginoon, hinayaan niya ito mangyari. Oo, at nakikita nga namin ang saya sa inyong mukha. Maraming salamat po sa inyong pagpapa-unlock sa aming programa. Elaine, manatiling nakatutok, magbabalik ang Bible News Patrol. Father, you are
Nagbabalik ang Bible News Patron. Para sa ating Star News, anak, sikat na bilyonaryo, naghahanap ng mapapangasawa. Isaac, anak ng sikat na bilyonaryong si Abraham, naghahanap ng mapapangasawa. Dahil nasa wastong kulang na, Abraham nagdesisyong panahon na para maghanap ng mapapangasawa si Isaac. Bilang binata at pinakainasa ng mga kadalagahan sa Kanaan, buong ang pinagkatiwala niya sa kanyang ama ang pagpili ng mapapangasawa niya. Na ipinagkatiwala ng kanyang ama sa lingkod nitong si Eliezer, na ipinagkatiwala naman ng Panginoon sa Panginoon ng bagay. JB lang si Rebecca. Ako po si Louisa bilang ina ni Rebecca. Ako po si Terry bilang tatay ni Rebecca. Ako po si EJ bilang Abraham. Ay, tapos na. Ako po si Nenden bilang Aliesa. Ako po si Dos bilang Laban. Ako'y matanda na. Si Sarah'y patay na. Anong mangyayari sa ama ko pag ako'y namatay? Kawawang Isaac. Kailangan may gawin ako. Elisar! Po, Panginoon. Liga dito, Elisar. Makinig kang mabuti sa sasabihin ko. Ilagay mo ang iyong kamay sa baba ng aking kita. Nais kong mangakuha sa Panginoong Diyos na may kalang ng langit at ng lupa. Na hindi ka kukuha ng asawa para sa aking anak, sa anak ng mga tagahanan, kung saan ako namumuhay. Ngunit ikaw ay pupunta sa aking bansa, sa aking mga kamag-anak, at doon ikaw ay kukuha ng asawa para sa aking anak na si Isaac. Paano po kung hindi pumayag ang babae na sumama pabalik dito? Dadalhin ko po ba si Isaac papunta roon? Huwag, Elisar. Huwag mong dalhin doon ang aking anak. Ang Panginoon, ang Diyos ng kalangitan na nagdala sa aking palabas sa sambayan ng aking ama at sa aking netibong kinabibilangan na nagsalita at nangako ng sa akin, sa iyong mga anak, ibibigay ko ang lupang ito. Pinagpalala niya ang kaniyang anghel upang sumaiyo, upang ikaw ay makahanap ng asawa para sa aking anak. Aking Panginoong Abraham, panagampayin ninyo ako ngayon at maging mabuti kayo sa akin. Panginoon ni Abraham, ako'y nakatayo sa tabi ng balon at ang babaeng bayang ito ay lalabas para kumuha ng tubig. Matapos niyang manalangin, si Rebecca ay lumabas dala ang igibanan sa kanyang balikan. Siya ay napakaganda isang berhe. Pakiusap, bigyan mo ako ng tubig sa iyong lagay. Uminom ka, Ginoo. Painumin ko rin ang iyong mga kamel. Ha, Panginoon, napakalabis ng iyong ugon. A babae, maaari bang makausap ang iyong mga magulang? Maaari ho, sumama po kayo sa akin, sa aming tahanan upang may pagpalipas ang gabi. Napakabuti mo. Kay buti-buti mo sa iyong lingkod na siya. At nagtungo si Eliezer kasama si Rebecca sa kanilang tahanan upang makilala ang kanyang magulang at ang kapatid nitong si Laban. At tinanong niya sila kung maaari siya ay mapangasawa ng anak ng kanyang Panginoon. Ito ay nagmula sa Panginoon. Hindi kami pwedeng tumanggi. Dahil mo siya at tumayo upang maging asawa ng anak ng iyong Panginoon gaya ng nais ng Diyos. Mahal kong anak, maging mabuti kang asawa. Bigyan mo ng kaligayahan si Abraham at ang puso ni Isaac.
Ngayon si Asara ay wala na. Nalulungkot ang kanilang mga puso. Nais ng Panginoon na ikaw ay bumaroon upang magkaroon ng kaligayahan sa kanilang tahanan. Pagtatandaan ko ang iyong mga sinabi. Paalam, ina paalam, ama paalam, aking kapatid paalam. Paalam, sumainginawa ang Panginoong Diyos. May kagalakang bumalik si Eliezer sa tahanan ng kanyang Panginoon nang malapit na silang makarating. Sino iyon? Saan? Yung paparating sa atin. Ah, siya ba? Tama. Siya ang anak ng aking Panginoon si Abraham. Siya si Isaac. At nagkaibigan sila sa unang pagkikita. At ganoon ang nangyari kung papaano nakahanap ng mapapangasawa ang anak ng isang billionaire. Para naman sa police report. Elaine Arellano live sa Salinas Church. Tunghayan natin si Elaine sa panayam niya sa isang makasalanan na muling nagbalik. Maraming salamat Everlyn. At dito nga po sa Salinas Adventist Church. At ako ay kakapanayam ang isa sa mga audience dito. Magandang araw sa'yo. Ano ang iyong pangalan? Ako po si EJ. Maaari ba namin malaman ang iyong kwento? Sige po. Ako po ay nabigo sa maraming pagkakataon. Sa pamilya, sa pag-ibig, pati na rin sa trabaho. Sa mga pagkakabigo ko pong yun, wala po akong kasama. Nanalangin po ako at nagbasa ng Biblia. Kahit na ako ay makasalanan. Nanghingi po ako ng tulong sa Panginoon. At pagkatapos ko pong magbasa ng mga Biblia, ay sinabi ko po na parang hinahanap-hanap ko ang salita ng Panginoon. At yun po ang nagbigay sa akin ng dalo pong magbalik sa bahay sambahan. At inuring po akong pamilya ng mga kasama ko doon sa bahay sambahan. At ngayon po ay patuloy po akong naglilingkod at magsasamba sa kanya. Maraming salamat sa napakaganda mong kwento sa pagbabalik loob sa ating Panginoon. Nagbabalik sa iyo, Han. Isip mo ba ang mo. Bakit ka inilagay sa mundong ito? Kung saan ka nang galing, kung saan ang patutunguhan, may dahilan ang Diyos bakit hindi mo ito alam. Ano kaya ang iyong gagawin? Ipagpatuloy mo ba ang iyong mga gawain? Kung magbabago ka ay simulan mo na ngayon. Tutulungan ka ng Panginoon. Lumapit sa Kanya. Ibigay mo sarili, puso at kaluluwa. Maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong lalang bukas para sa'yo. Kaya tiyandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay. Salamat sa panonood ng Bible News Patrol, ang pinakabago at nagbabagang balita, now signing off.